Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsisikap ng Overseas Workers Welfare Administration at Department of Foreign Affairs para mabilis na masentensya ng pumatay sa OFW na si Jollibee Ranara sa Kuwait. Yan ang ulat ni Bella Lesmoras. Hindi pa rin mapigilang maluha ni Mang Romy tuwing mapag-uusapan ang kanyang anak na si Jollibee Ranara. Si Jollibee ang OFW na natagpo ang patay sa Kuwait noong Enero. Hinatulan na ng korte ang pumaslang sa kanya. Ang sentensya, 15 taong pagkakakulong para sa murder at dagdag 1 taon para sa pagmamaneho ng walang lisensya. Hindi ko matanggap yung ganyang ano. Bakit po? Buhay ang kinuha nila eh. Dapat tumbasan nila yung ano, hindi yung ganyan lang. Tandali lang yung hatol nila na yan. Pag natapos niya yan, bata pa siya. Ilang taon pa lang siya ngayon. Diba? Sakit. Sa programang Laging Handa, ipinaliwanag ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na dahil menor de edad ang akusado sa krimen, inaasahan na ang mas mababang sintensya. Pero sa ngayon, hinihintay pa nila ang final report ukol dito dahil maaaring may dagdag parusa pa siyang kaharapin. Hinihintay natin yung kopya ng final decision. Hinihintay natin yung report ng embahada kasi meron pa dyan dapat yung financial damages. Well, hindi pa natin alam, no? Ang alam lang natin, from the beginning, hindi naman talaga pwedeng full light imprisonment or what dahil nga sa pagiging minor de edad ng akusado, no? Ganun pa man, hindi naabsuelto, hindi nagkaroon ng whitewash, at napakabilis na pag-atol sa kanya. Personal na dinalaw ni DMW Officer in Charge Hans Leo Cacdac at OWA Administrator Arnel Ignacio ang pamilya Ranara para ibalita ang development sa kaso at naghatid na rin sila ng karagdagang tulong. Sa isang pahayag, pinapurihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Philippine Embassy sa Kuwait, ang DMW at ang Kuwaiti authorities dahil sa kanilang naging hakbang ukol sa kaso. Bagamat may pagkakataon pang umapela ang akusado, umaasa ang Pangulo na magiging patas ang proseso at sa huli, tuluyang mananaig ang hustisya. Ang pamilya Ranara, abot-abot naman ang pasalamat sa gobyerno, lalo na kay Pangulong Marcos. Papasalamat kami sa lahat ng mga tumutulong sa amin, lalo na kay Presidente, kay Ma'am Tuts Oble. Yan ang pinaka-ano namin, kasi ano, admin, Arnel Ignacio. At dun sa ibang ano, mga OFW rin ano, ingat-ingat din para hindi nila sapitin yung sinapit ng aming anak. Mela Lesmoras para sa Bayan.